The fishing ban has been lifted in all towns in Oriental Mindoro, which was struck by a massive oil spill 5 months ago. The last town to have the fishing ban lifted is Pola, which has been struggling to recover from the environmental disaster. Joining us now is Pola Mayor Jennifer Cruz. Good afternoon, Mayor Cruz, and welcome to Dateline Philippines. Yes, good afternoon, Mr. Stanley. All right, it's good to know that the fishing ban is finally lifted in all towns of the province of Oriental Mindoro, particularly your town, Pola, which has been hardest hit by the oil spill and the disaster that followed. Now, Mayor Cruz, what is the immediate effect of the lifting of the fishing ban in all towns in Oriental Mindoro? Because the last time we spoke, naalala ko po na sinasabi ninyo matindi ang epekto nitong fishing ban sa kabuhayan ng mga constituents ninyo, particularly fishermen. So, malaking alibyo ba o tulong itong pagtanggal ng fishing ban? Mr. Stanley, sobrang laking tulong sa amin nang na-lift na ang fishing ban no, sa bayan ng Pola. Kasi kami yung pinakahuli na ni-lift. Right. Kaya siyempre, may mga good and bad effect yun. Siyempre, hindi pa natin alam. Wala kasi sa amin yung report ng BFAR kung gaano ka-safe yung ano namin, dalampasigan namin. And kanina lang, siyempre naglabas ako ng EO na hindi pwede pang maligo sa dalampasigan. So yung tulong sa fisher folks, good for us, malaki talaga yon. Kasi syempre, for almost 5 months, simula nung lumubog yung empty princess, ngayon lang ulit nakapunta yung dalampasigan. Talagang yung eagerness nila na magkaroon ng hanap buhay again. Okay. Is malaking tulong talaga for the fisher folks. Okay, now so let's just clarify this. There is now no ban or no prohibition on fishing, pero sinasabi ninyo na bawal pa rin yung pagpaligo o pagpunta dito sa dalampasigan ng publiko. Isn't that sending a quite confusing signals as far as how safe the waters actually are? Siguro kasi yun yung nilift na ng BFAR. Pero sa atin, sa dalampasigan natin, as far as nakikita namin, Stanley, yung tarball sa dalampasigan. Kasi yung health, ang iniintindi natin as punong bayan, as chief executive, kailangan kong intindihin yung health ng mga mamamayan. Hanggat nakikita natin may tarballs na dumadating sa ating dalampasigan, hindi po tayo pumapayag na maligo sila dun sa malapit. So Mayor Cruz, you're saying na meron pa talaga residue kahit papaano, being spotted in the coastal meron areas. Meron talaga, and nakikita naman niya ng kakabisit lang mga 3 or 4 days ago, nag-visit si Senator J.B. Arcito. Nakita niya talaga at napakan pa niya yung mga bagong dating na oil spill. Bagong dating na oil, so we can say na patuloy pa rin yung epekto nitong oil spill dyan sa, particularly sa mga coastal areas ng bayan ng Pola. Now, Mayor Cruz, the basis of course of that lifting ng ban is health of course, and another one is environment threats posed by the oil spill from the sunken MT Empress. No? Have you gotten any assurance from concerned agencies? I'm talking about the Department of Health or the Department of Environment and Natural Resources, that the effect is somewhat under control. We are waiting na Stanley dun sa result ng BFAR. Wala pa kasi sa local government. Ang pinanghawakan pa lang natin right now is yung kanilang sinabi na safe na. Pero yung papers at yung talagang test ng water control na water na oil and grease and other tests ng Pola water, wala pa sa amin. So waiting kami dito. Pero ang pinanghawakan lang namin is yung in-announce ni Gov na free na si Pola, which is yun talaga yung sinusunod namin. Pero siyempre, as local chief executive, meron kasi ako nakikita na oil spill, na oil pad dun sa ating dalampasigan. That's the reason why din naman, na hindi ko naman din pinayagan yung paliligo. So yun naman yung ginawa natin. Para sa mas ng kalusugan ng mga Polenos. And other, pupunta sa Pola, kasi baka mamaya nag-sign kami, and 2-3 days ago, naligo din naman kami. Sinek namin kung okay pa, nakita namin talaga dun sa aming mga balat. May greasy pa siya. Okay. And medyo nagkaroon kami ng parang pati ng konti. Pero at least yun, gusto ko lang din malaman bakit kami naligo. Gusto namin malaman kung safe na ang Pola water. Okay. Since hindi pa, kaya basihan ko bakit ako hindi nagpaligo this time.
Okay, so Mayor Cruz, pansin ang sabi natin, this does not benefit a lot of sectors. Fishing ban lang yung na-lift, but for other sectors like tourism halimbawa, or businesses dependent on tourism, hindi pa natin masasabing full recovery itong situation sa Bayan ng Pola. Tama po ba? Tama po, Stanley. Hindi okay. pa kasi kami full recovery. And nandun kami sa recovery po. Habang nandun kami, kaya lang may still pa nga, hindi na lang siya talaga mapapunta yung mga turista. Kasi papano? Baka mamaya, sa tayo, maligo sila. Magka-problema naman kami. Kaya hindi kami pwede magpadala. Yung mga ibang water sports, hindi namin pinapayagan. Okay, so masasabi rin natin. Kailangan lang, Stanley, just to make it clear na, kailangan lang yung mangingisda malayo sa shoreline. At least 20 meters away dun sa ano, sa shoreline. Okay, so yung mga fishing activities na sa may dalampasigan lang, short for saying, hindi pa rin pwede? Offshore po, pwede naman. Huwag lang dito yung hila-hila yung pinapayagan. Kasi malapit sa dalampasigan, hindi pa pwede. Okay. And, gusto ko rin siyempre, baka maiba yung siyempre dun sa Coast Guard, baka isipin nila na nag-declare na sila ng 100%. Sobrang sipag nila, sobrang bait. Na General Subilla, tumulong naman talaga sila ng gusto sa amin. Kaya lang this time kasi, hindi namin pwedeng sabihin na 100% clear si Pola. Kaya hindi kami talaga sumang-ayon this time. Okay, Mayor Cruz, short for saying the economic ramifications nitong oil spill ay tuloy-tuloy pa. I mean, it is not something that we can claim to have been contained already. So, malaki pa rin ang impact nito sa ekonomiya moving forward. Do you have estimates as to costs or the value of the impact of the oil spill in the local economy? Included na siguro dito pati yung fishery sector, tsaka yung tourism in the last 5 months. Habang may nakikita tayong oil spill, hindi naman matotally estimate kung how much and gaano kalaki yung lugi and kung gaano kalaki yung problema namin. Yeah. Kasi habang nandyan yung oil spill, lumalaki siya na lumalaki yung damages and lumalaki yung problema namin. Siyempre, wala kaming turista. So, isa yun sa hindi naman namin maibigay talaga yung total estimate kung paano at gaano kalaki at hanggang saan yung talaga ng problema. Okay, so hindi pa rin masasabing totally cleaned up itong area, no? Is there any update on the cleanup efforts? Magtutuloy-tuloy ba ito? What are you receiving from the agencies of government concerned? Right now, kami lang is finally ang naglilinis yung ating mga kababaihan, kalalakihan, na kami-kami lang din right now. So okay naman din sa amin yun. Kaya lang, siyempre is finally yung hinaing ng ibang fisher folks, yung 15 days nila na salary dun sa task forward program ng DSWD, hindi pa naibigay sila 2 months ago. So siguro, isa yun sa request natin, maibigay na rin para at least may pangsimula. Kasi yung iba din, Stanley, na ibenta na yung ibang nila bangka. Okay. Kasi akala nila siguro, matatagalan pa talaga. So wala silang choice kundi ibenta yun. Isa yun sa matulungan siguro ng BFAR, pabigyan ulit sila ng bangka para pang simula nila. And doon sa cash forward, may bayad na yung 15 days nila na hindi pa napasweldo. Uh-huh. So isa yun, hindi naman malaki, pero maliit lang na bagay. Ayan lang siyempre, lumalaki kapag tumatagal. Yeah, that was supposed to be my next question. Ano, itong kailangang assistance from national government. You've already mentioned this. You have a DSWD calling on the cash for work program. A lot of your constituents are of course waiting for payments as well as BFAR to give them boats. Now, Mayor Cruz, update us now on the case that you were planning to file against the owners of the sunken tanker. What's the update on this? Right now po, nasa NBI network sa DOJ. Na-file naman na ang case. May mga criminal charges, falsification of documents. Meron naman sila doon. So, nasa NBI and DOJ na po ito. And other cases, sila yung right person to answer that question, Stanley. Okay, lastly, Mayor Cruz, this comes at a time when we are, of course, entering the onset of the typhoon season. And of course, Habagat, what precautions have you been giving your constituents about the weather and the possible effect of the weather aggravating the situation in the coasts of Oriental Mindoro, particularly in Pola? What has been your advice? Another problem yan, Stanley, kasi the more na may alon ulit,
lalabas na naman yung oil, parang yun yung magiging problema ulit. So, kailangan lang siguro at sagayin lang namin na linisin, ayusin lang namin. And another alternative na program namin is yung magtanim sa bakuran. Isa yan sa baka mabagyo na naman. Another problema ulit. So, sana hindi na kami malakasan ng bagyo this time kasi palaging tinatamaan ng pole din ng bagyo. Sana this time, kasi yung upland and lowland namin baka maapektuhan naman. Another problem sa akin as chief executive, as mayor. So, sana, we're praying na maging maayos na to at sana makarecover na talaga at makabangon na ang pole sa ganitong problema. All right. Thank you po sa inyo sa pagtutok sa problema namin. Okay, thank you also for talking to us again, Mayor Jennifer Cruz of Pola Oriental Mindoro. We wish you luck with the cleanup efforts in your province. Thank you.